What's up, guys? Good morning! Today is weekend. Sa araw na to, gagawa tayo ng aerator. I will show you how to make an aerator para gumawa ng composting. Okay, samahan nyo ako. Let's go! These are the tools na gagamitin natin. Ano? So, itong aerator na to. Yeah, ganito lang ang itsura niya, no? Yeah, this one. Gawa ng active aqua. Not sponsored ito, ano, guys, ha? And of course, mayroon ding braided flexible PVC hose. Gagamitan natin ng clamp, of course, you know. Okay, we bought 3 clamps actually, spare lang siya. We also have here half inch angle, no? 45-135, no? Ito, mangangailangan din tayo ng tatlong T. No? Yung T, gagamitin natin yung isa rito, isa riyan, tsaka isa sa baba. No? Kasi, yan, kung titingnan ninyo, bali, walong angle yan. So, pagdudugtong-dugtongin natin sa pamamagitan ng half inch na PVC. No? Yun yung ating ikakat sa pamamagitan nitong vinyl cutter na to. No? So, ano pang gagamitin natin? Gagamit din tayo ng mga coupling. So, doon naman sa dulong yon, ito naman ang gagamitin natin. Yan. Okay. So, ito mga straight pipe yan. Tapos yan, may T din dyan. Kasi, dito sa baba nito, guys, dito natin isasabit yung teabag. Bumili rin ako ng teabag. Ito sa Amazon. And also, we will be needing this. This Rubbermaid roughneck bucket, ano? 121 liter, 32 gallon, ano? Ginagamit namin ito, guys, na istakan ng mga tubig, ano? Makikita ninyo rito nandito, oh. Yan. Let's measure. 26 inches lang, ano? Ngayon, dahil bababa pa tayo ng 2 inches, dyan tayo bubutas, or dito sa side na to, 2 inches. So, sa halip na 26, 24 lang. So, yung diameter pa ng tubo, so we just make it 23 inches, ano? Itong diameter naman nito, 13 lang siguro, talaga, 13. 23 inches dyan, ano? Yung height, dahil yun, may 2 inches yan. Doon tayo bubutas mula sa ibabaw nitong bucket. Alright. And the diameter, actually, ay 13 inches. Okay. So, dahil walong angle yan, ano? Walong angle ito, ilalagay natin dyan. So, bali, mahahati natin ito sa walong pie, ano? That will give us 45 degrees. Yan. 45 degrees yon. Sine, 45 degrees over 2 is equal yung opposite. So, ang L is equal to 2 times. Okay. Yung R, ano ba ang R? Equal sa 13 divided by 2, which is equal to 6.5 inches, no? So, 6.5, okay, inches, times sine 22.5 degree. So, bali, 4.974 inches. Now, kung titingnan ninyo itong angle na to, mayroong konting gap doon, no? Nasa loob, may gap siya kaunti. I would say 4.9. Ito. So, napakadali lang niyang i-cut, no? Just mark it a little bit there. Alright. So, 8. Alright, so let's try, you know? Ito muna, iganon natin. We'll see kung ito nga ay eksakto. Ito ang kinalabasan, mga... So, tingnan natin dito, no? Subukan natin. Yan, oh, eksaktong-eksakto. Wow! Ang galing! Praise God, no? Hahatiin natin itong isa rito dahil gagawa tayo ng tea. It's good. So, let's cut that. Kumagat na siya, open na siya. Papasok natin ito dito. Then, we'll put another T on top.
na. So, ngayon naman ay bubutasan natin itong bucket na to, 32 gallons. Ano? Okay, ganun din sa kabila. Okay, butas na. I think dalawa rito at saka isa roon. Yan, ganun lang. Alright, another. Yan. Kasi ito ang mag inside sa bubble, ano? Ito sa ating ganyan. Ito, kasama ko si Lab. Siya yung camera woman. Tulin ito na lang. Isa lang para pang excite lang sa bubble, no? So pwede namang pang barena na mano-mano. So mga ka-tribe, ilagay natin yung end cap dito, makikita nyo sakto yan. Yan yung end cap niya. So yan, makikita niyo. So ito yung end cap. Yung end cap. Kakabit natin yan. Oops, hindi pala ito. May tornillo siya. Kaya pala nalaglag. So yan. Mayroon siyang screw. Hangin lang naman yan. Hindi naman kinakailangan lagyan pa ng teflon. 23 inches. Markahan natin. Ito yung 23 inches. I'm so happy with this vinyl cutter, guys. Ano? Ang dali. Ang dali-dali. Mga ka-try. No? So, ito papasok natin ito dito. Doon ako na tapos dapat may isa pa akong ganyan. Madali namang remedyohan yan. Ito. Use my MacGyver knife. Yung nga lang, medyo was this first kasi may mga plastic, ano? Mga ganun natin. At madali namang tanggalin ito, guys, ano? Nakita naman ninyo, ano, na ubutin mo lang ito. Okay? Ubutin ito. Yan. Tanggal na. But of course, pwede mo rin ubutin ito. So, madaling i-disassemble, guys, ano? Now I'll just remove all the dirt there kasi may mga grit of plastic. Just have to tighten this. So I might just cut it into a meter and a half. Huwag ka lang saktong. That's good, a meter and a half. And gamitin natin ulit itong ating vinyl cutter. Ito yung aerator na maganda, no? Isasabit natin itong today, we will check our compost tea aerator, you know? We'll see how it looks. Look at that, huh? This is more than 24 hours now. Actually, we have switched it off last night. And we just switched it on again because I want the microbes to activate, you know, and grow more, you know, before we will use in watering our squash, you know. As you could see, I want this squash, this fruit, you know, to absorb some vitamins and minerals.
on that compost tea.